Yo, good morning sa inyong mga master. So yun, dito mag-share naman tayo ng kunting kaalaman sa inyo. So may reel. Ito yung box ng ating reel na Crossfire 4BS 25 series. So ang problem ng ating reel is yung kanyang reverse lock is hindi siya kumakapit. So ang kanyang retrieve, so check natin ito yung kanyang reverse lock kung anong problem, kasi hindi siya kumakapit pag nagre-retrieve tayo o kung saan siya nagre-release, hindi na kumakapit yung reverse lock sa loob. So ito nga pala mga master is direct na yung kanyang reverse lock, wala na siya yung katulad sa mga ordinary na reel. Yung meron siyang dito, may lock sa reverse lock niya. Bigyan ko ng sample katulad kagaya nito. Yun, meron siyang dito, may lock siya dito para sa reverse niya. So, ito, binaklas ko na siya. Ayusin ko yung kanyang reverse lock kasi hindi siya kumakapit. So ito nga reel ito ng ng utol ko. Orig siya, original na reel. So yun, subaybayan niyo na lang ako, panoorin niyo kung paano ko siya ayusin. Then may tubig siya sa loob kasi nga naitlublob ito ni utol sa dagat, kasi kasalukuyan nung pauwi na siya sa gilid ng dagat, pabuhangin siya, naabutan siya ng lalim, kaya yun naglangoy siya, naitlublob niya itong reel niya sa dagat. Saka wala naman problema kasi yung mga bearing nito is nakasealed. So i-clean lang natin, tapos i-clean. Itabi na natin dyan. So yun pala sa mga naghahanap din ng mga goods na reel dyan. Ito, sasuggest ko sa inyo. Goods to yung reel na to. Original to.
So yun, alas wala pang mga damage-damage yung mga bearing nyo. Sealed na sealed. Basa natin. So yun, mga master, so binalik ko na si kanina siya, is kinakalas ko kanina. So wala pala doon sa loob yung kanyang ano, yung sa reverse lock niya. Kaya ang ginawa ko, nilinisan ko na lang siya yung parts niya sa loob, mga master, para okay naman, nilagyan ko siya ng kunting grasa para hindi naman siya kagad basta kapitan ng kalawang. So yun, nalinisan ko na. So yun na okay na, smooth na yung ano niya, malambot na siya, smooth na yung ikot niya. So yun, ito nga pala yung kanyang sa reverse lock niya. So ito, pag pinasok mo siya, dito siya nakalagay sa ibabaw nito. So ang paglagay, ito siya, ganyan yung forma niya, mga master. So automatic na to siya. Naglalock na siya sa reverse niya. Tapos pa mag-release ka naman, automatic na rin, umiikot na rin siya. So ganito yung paglagay niya sa loob. Nakaganyan siya sa loob. Yan. So paglagay niyo na dyan, ito yung ano niya nga pala, ito yung halimbawa sa ilalim, ito siya. Ito yung nasa ilalim. Ito yung pinaka-lock ng ano, ng reverse niya. Yung kanyang off, ito yung kanyang on. Pag tinulak mo siya dito sa kabila, mag-on siya. So pag ginamit mo yung reel, walang kakapit sa loob para sa kanyang lock. So pag kinagatan ka ng isda, ginamit mo siya sa dagat, kinagatan ka ng isda, so hindi siya maglalock, automatic mag-release din siya. So kailangan bago natin siya ikabit doon sa loob, ilock natin sa dito. Ilock natin. Kasi pag inikot natin yan siya, hindi na yan siya iikot. Oh. Oh, palak. Wala yan. Oh, pero pag dito, umiikot yan siya. Pero pag naka-on naman siya, umiikot yan siya kabilaan. Kaya kailangan i-off nyo ito. Halimbawa na binuksan nyo ito. First time nyo mag-repair ng reel na ito. Ito ako, first time ko siya i-repair nito. Medyo nahirapan din ako. Kaya medyo natagal-tagalan din ako. Pinag-aralan ko pa siya. Ngayon na-discover ko na rin na ito nga pala yung kanyang on-off. Itong sa ilalim na ito. Ng kanyang reverse lock. So, ayun. Ikakabit ko na siya ulit. Ito lang siya, guys. Basta yung sa may mga reel na may ganito siya sa loob. Yan. Basta may MacBe, kung merong yung mga reel nyo na original na merong ganito yung reverse lock sa loob, ito lang yung gagalawin nyo. Halimbawa nagre-release yung ano nyo, yung reel, hindi kumakapit yung reverse lock nya, i-off nyo lang siya dito. Kasi baka umadjust, nag-adjust lang siya, kailangan nakalagay siya dito sa gilid. So ito, ganyan pa naka, ito siya nasa ilalim, ito yung nasa ibabaw, dito banda yung ano,
yung kanyang lock sa kabila. Sa left ito siya, left. Nasa kanan ko lang siya nakaharap, pero pag tiningnan niyo siya nakaharap dito sa left yung kanyang lock. So yan, ikakabit na natin. Iayos natin ng maayos para hindi siya mag-release. So yun, success yung pag-re-repair natin ng reel ng kapatid ko. So yun, kumakapit na yung kanyang reverse lock. Kumakapit na siya. O yun, okay na siya. So yun, kung bago ka pa lang pala sa aking channel, huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe, like, and share na rin sa mga kapwa nating mga anglers dyan o mahilig mag-fishing na gamit itong fishing rod. At na para may karagdagan na rin kayong kaalaman kung paano mag-repair ng mga ganitong reel na automatic yung yung kanyang reverse lock doon sa loob. Wala ka nang gagalawin dito sa labas. So, hanggang dito na lang yung aking video. Subscribe na kayo. Questions TV. So, supportahan niyo ako, guys. Maraming salamat sa inyo. Paalam.